Is there something wrong with your food? I will have the kitchen staff prepare another food if you don't like that. No, thanks. I just find this dish very delicious. That's all. What kind of dish is this? I'm not familiar, but I feel like it's a Filipino dish. Bago ka pa lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang 11th kabanata. Halos mabitawan pa ni Maria ang pregnancy test na kanyang hawak-hawak nang makita niyang nakakabiglang resulta nito. Dalawang guhit na kulay pula ang lumabas sa pregnancy test na yon at hindi makapaniwala si Maria sa kanyang nakita. Mangiyak-iyak na napasandal si Maria sa pader habang paulit-ulit na pinoproseso ang kanyang nalaman ngayon. At nang mapagtanto nga niyang lahat, ay halos hindi na nga maawat pa sa pagtulo ang kanyang mga luha nang makitang positibo ang naging resulta ng kanyang pregnancy test at walang kaduda-duda na siya ay talaga namang nagdadalang tao. Nangibabaw ang saya na nararamdaman ni Maria dahil matagal naman na niyang pinapangarap na maging isang ina at makabuo ng isang masayang pamilya. Subalit mukhang sa ngayon ay mag-isa niya munang itataguyod at bubuhayin ang kanyang anak. Napahawak si Maria sa kanyang sinapupunan at napatingin sa salamin. Sa loob lamang ng 9 na buwan ay lalaki na ang kanyang tiyan at hindi kalaunan ay magsisilang na siya ng isang sanggol na siyang palalakihin niya ng mag-isa. Nakaramdam ng kaunting lungkot si Maria nang maisip niyang lalaki ang kanyang anak nang walang ama. Dahil nasa malayo naman si Hakim at mukhang wala na itong balak pa na balikan at alalahanin man lamang siya. Napahinga ng malalim si Maria at saka bumulong sa kanyang sarili. Pangako, anak ko. Iingatan kita. Aalagaan at gagawin ko ang lahat para mabuhay ka ng maayos at maitaguyod ka. Hindi kita bibiguin at sisikapin kong maging mabuti at ulirang ina para sa'yo. Ako ang magiging pamilya mo at hindi kita pababayaan. Pangako yan. Muling napatingin si Maria sa salamin at bagaman masaya dahil sa kanyang pagbubuntis, tila mas nababakas na sa kanya ngayon ang pangamba at pag-iisip sa kung papaano niya haharapin ang kinabukasan ng may anak kahit pa siya'y mag-isa lamang sa buhay. Makalipas ang 3 taon ay naisipan ni Maria na bumalik sa Middle East upang mamasukan muli bilang kasambahay. Lumalaki rin naman kasi ang kanyang anak at kinakailangan niyang mas makaipon upang mabuhay, mapakain, mabihisan at mapag-aral ang kaisa-isa niyang anak. Laking pasasalamat na nga lamang ni Maria na nuknukan ng bait ang kanyang amo sa panibagong trabaho na kanyang napasukan. Walang kaso rito kung dalhin niya ang anak sa trabaho. Basta ba lagi lamang niyang sisiguraduhin na hindi ito gaano nakakaistorbo at nagagawa pa rin niyang maayos ang mga trabaho niya bilang kusinera. Wala rin naman kasing anak ang amo niyang babae, kaya aliw na aliw ito sa anak ni Maria dahil kahit papaano ay merong batang makulit at bibo na naroon sa mansyon. Merong presensya ng isang bata na talaga namang nagpapaligaya sa lahat ng naroroon. Ngayong araw nga ay merong event na magaganap sa Middle East kasama ang mga pinakamalalaking negosyante roon. Isa rin kasing mayamang businesswoman sa Middle East ang amo ni Maria at napakalaki rin ang mansyon nito. Kaya naman kadalasan ay doon nagaganap ang mga business deals na meron ang kanyang amo. At kasabay nga nito ay merong isang mayamang negosyante na mananatili pansamantala sa mansyon ng amo ni Maria habang inaayos ang kanilang business deal. Make sure that everything is clean. I don't want to disappoint my visitors. Do you understand me? Utos ng amo ni Maria sa kanilang lahat na mga servidorang nakahilera sa kanyang harap. Yes, madam! Sabay-sabay na tugon nila at saka nagsimulang kumilos. Tulong-tulong ang lahat sa paglilinis ng mansyon, lalo na ng kwartong pananatilihan ng bisita ng kanyang amo. Siniguro ng lahat na maayos pati ang mga kubrikama at mga kortina na nakalagay rito at kompleto ang lahat ng pangangailangan ng bisita. Oh, behave ka lang ha. May bisitang darating kaya huwag kang masyadong malikot. Doon ka na lang sa garden at magluluto pa si mama.
paalala ni Maria sa kanyang anak. Opo, Mama, behave! Tugon naman ang anak niya sabay takipa sa bibig nito. Samantala si Maria naman ay busy sa kusina at busy sa pagluluto ng mga pagkain na ni-request sa kanya ng kanyang amo na ayon sa kanya ay mga paborito raw ng kanyang bisita. Siniguro naman ni Maria na maayos at masarap ang kanyang pagkakaluto, alinsunod na rin sa bilin ng kanyang amo. May ilang oras ding naglinis, nag-ayos at naghanda ang mga servidora sa buong mansyon. Hanggang sa pumarada na nga ang isang mamahaling kotse sa harap ng mansyon. Lumabas na ang amo ni Maria na siyang posturang postura at presentable rin at sinalubong ang kanyang bisita. Nakahilera naman ang lahat ng mga servidora upang salubungin ang bisita. Subalit bago pa man siya makalabas, ay agad nang inabot sa kanya ang mga bagahe ng bisita. You need to bring this to his room and clean them, okay? These are dirty clothes from the plane. Wash them immediately and make sure you clean them properly. Utos ng isa kay Maria. Nagmamadali namang tumango si Maria at saka kinuha ang mga bagahe at agad na nagtungo sa laundry room. Samantala, iginian na nga ng amo ni Maria ang bisita patungo sa dining room kung saan nakahain ang mga masasarap na putahe na niluto ni Maria para dito. Wow, this is a feast! Hindi makapaniwalang wika ng bisita ni Madam Amira. Tumango naman ito at saka ngumiti ng malawak. I had this prepared for you. Of course, you are my special visitor. Tugon naman ito. Umupo na nga ang mga bisita at halos hindi naman magkamayaw ang mga kasambahay sa paghahanda at pag-aasikaso sa mayaman, bata at gwapong bisita. Buong akala kasi nila ay matanda ng business partner dahil may edad na rin ang kanilang amo. At ito rin ang kauna-unahang beses na makikita nila ito. Hindi nga maikakailang napakagwapo ng bisita ni Madam Amira. Kaya naman kiring-kire ang galawan ng mga kasambahay na tila mo ngayon lamang nakakita ng lalaki. Unahan sila sa paghahanda ng pagkain at pag-aabot ng mga pangangailangan ng bisita. Habang ang iba naman ay nananatili lamang na nakatayo at kilig na kilig pa sa tuwing nagsasalita ang bisita at napapasadahan ang mga ito ng tingin. Habang nagkakasiyahan at nagkakagulo sa dining room, ay pumasok na si Maria sa laundry room. Ipinatong niya na ang mabigat na bagahe sa isang mesa at saka nagsimulang buksan ito. Isa-isa na rin niyang inihiwalay ang mga damit na puti sa mga merong kulay. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihiwa-hiwalay ng mga damit, ay meron siyang napansin. Idinikit niya sa kanyang ilong ang isa sa mga damit na naroon. At tila ba bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapagtantong pamilyar ang amoy ng mga damit na kanyang hawak. Habang inaamoy ang mga damit, ay tila ba isa-isang bumabalik sa alaala ni Maria ang mga araw na pinagsamahan nila ni Hakim. Kabisadong kabisado niya ang lahat tungkol dito, lalo na ang amoy nito na siyang kanyang paborito. Sariwa pa sa alaala ni Maria kung papaano niya nalaman na nariyan na si Hakim dahil bukod sa bumibilis ang tibok ng kanyang puso kapag nariyan ito, ay kabisado niya na ang amoy ng matapang nitong pabango. Nakaramdam ng kaunting kirot sa puso si Maria nang maalala niya ang lahat. Partikular na ang pag-ibig na meron siya noon para kay Hakim, nang dahil lamang sa pabangong iyon. Gayunpaman, pilit na iwinaksi ni Maria ang kanyang iniisip. Tigilan mo na yan, Maria. Wala ka nang mapapala sa patuloy na pag-iisip sa kanya. Dahil sigurado ako, kailanman ay hindi ka naisip nun. Bulong ni Maria sa kanyang sarili at binuksan na ang washing machine upang isalang ang mga labahin. Inisip na lamang ni Maria na ordinaryo lamang ang pabango at marahil ay maraming gumagamit noon na lalaki sa Middle East. Lalo na't mabango rin naman talaga ito at talagang magugustuhang gamitin ng nakararami. Itinoon na lamang ni Maria ang kanyang atensyon sa paglalaba dahil yun din naman talaga ang nakaatas na gawin sa kanya para sa mga sandaling iyon. Your mansion has a good architecture, Madam Amira. It feels nice to be here. I'm wondering if you commissioned the top architectures of the Middle East because your mansion looks brilliant. Wika ni Hakim habang sila'y nakain. Napangiti naman si Madam Amira. I sure did.
I really wanted my house to be beautiful for visitors like you. I am really thankful that you decided to invest in my properties. The prince himself wants to invest in my business? That's really great. Natutuwa pang pagpapatuloy nito. Napangiti naman ang bahagya si Hakim dahil dito. Bigla nga lamang siyang natigilan nang matikman niya ang isang patahe at maramdaman niya na pamilyar ang lasa nito. Para bang natikman niya na ito noon, subalit hindi niya ito lubos mawari. Is there something wrong with your food? Tanong naman ni Madam Amira kay Hakim at saka nag-alalang tumingin dito. I'll have the kitchen staff prepare another food if you don't like that. Alok pa nito. Umiling naman si Hakim. No thanks. Actually, I find this dish very delicious, that's all. What kind of dish is this? Tanong pa ni Hakim. I'm not familiar, but I feel like it's a Filipino dish. One of my kitchen staff is a Filipina and she's really good at what she does. Wika ni Madam Amira na siyang nagpatigil kay Hakim. Napalunok ito at medyo napaiwas ng tingin nang maalala si Maria nang dahil sa sinabi ni Madam Amira. I'll have our dessert served. I hope you like it. Natutuwang wika ni Madam Amira at saka inutusan ng isa sa mga serbedora na ihain na sa kanila ni Hakim ang inihandang mga mamahaling desserts. Pagkatapos kumain ni Hakim ay nagpaalam muna siya kay Madam Amira na kung maaari ay maglakad-lakad muna ito sa garden upang magpahinga. Are you sure your room is already prepared? Don't you want to have some rest? Tanong ni Madam Amira kay Hakim. Umiling naman si Hakim. If I may, I want to have some fresh air and your garden seems nice from afar as well. Tumango naman si Madam Amira. If that's what you want, just call the attention of my housemaids if you need anything. Feel at home here, Prince Hakim. Gumiti at nagpasalamat naman si Hakim kay Madam Amira at saka ito nagtungo sa garden kung saan tila nakahinga siya ng maluwag ng malanghapang malamig na simoy ng hangin doon. Tahimik sa garden na yon at napakalawak din ito. Iba't ibang uri ng mga halaman at bulaklak ang naroroon at meron pang mga swing, upuan at fountain. Mahilig din kasi sa halaman ng amo ni Maria, kaya naman talagang pinagtutuunan din ng pansin ang garden na ito. Nagsimulang maglakad-lakad si Hakim habang sinisipat ang mga disenyo ng garden na yon. Sa mga sandaling yon, ay tila ba nare-relax siya ng kaunti at nakapagmuni-muni kahit paano. Bagay na hindi niya karaniwang nagagawa sa sarili niyang mansyon. Habang naglalakad si Hakim, ay napansin niya na mayroong isang bata na tumakbo sa may hindi kalayuan sa kanya. Sa kanyang palagay, mga 3 taong gulang na ang bata. Napaka-cute nito, kahit hindi gaanong nakikita ni Hakim ang kanyang mukha. Sa palagay niya, ay anak iyon ni Madam Amira. Napangiti na lamang si Hakim nang maalala niya na ganoon din siya noong siya ay bata pa. Sa katunayan, naaalala niya ang kanyang sarili sa batang iyon. Kawangis kasi ng kanyang buhok ang buhok ng bata at ganun din siya kalikse nung siya ay bata pa at naglalaro din sila sa sarili nilang garden. Ilang sandali pa ay nagdesisyon si Hakim na lapitan ang bata upang makipaglaro dito. Naisipan niya nang bumalik sa loob upang umakyat sa kwartong ipinahanda sa kanya ni Madam Amira at magpahinga muna. Mahaba rin kasi ang biyanahin niya dahil galing din siya sa isang business meeting sa ibang bansa bago dumiretso rito. Pero naisip din niya na mukhang ayos din namang makipaglaro muna sa batang mag-isa lamang na naglalaro sa garden. Nagsimula nang maglakad si Hakim patungo sa direksyon ng bata. Subalit bigla siyang natigilan nang maramdaman niyang merong biglang tumapik sa kanyang likuran. Nang siya'y lumingon ay halos namutla na lamang siya nang makita kung sino ang tumapik sa kanya. Sino kaya ang tumapik kay Hakim? At makikilala na kaya ni Hakim ang kanyang anak kay Maria? Magkakaroon kaya ng lukso ng dugo? Aaminin kaya ito ni Maria kay Hakim o itatanggi? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.